Kahit na mga bata ay munti, pangarap nila ay sari-sari. Paggalang at wastong ugali, kailangan gawin palagi. Sarili ay paunlarin, maling kilos ay baguhin. Pag-aaral ay pagbutihin, tiyak tagumpay ay kakamtin. Ngunit paano ang pangarap makakamit kung sa murang edad, mabigat na trabaho ang bitbit? Sa halip na nasa loob ng tahanan, sila ay nasa tindahan, sa palengke at sa minahan. Sa halip na magkaroon ng edukasyon, sila ay nasa dagat, sa quarry at nagko-construction. Sa halip na magkaroon ng buhay na mapayapa, sila ay nasa tambakan ng basura at nasasangkot sa ilegal na droga. Ang pagdami ng bilang ng nagtatrabahong bata ay nagpapakita na lumalala. Lumalala ang kahirapan sa ating bansa na bawat sulok ng ating bayan hindi natin maipakaila na maraming nakakaranas ng labis na kahirapan. Na sa murang edad, sila ay nagbabanat ng buto upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi ba dapat ang mga batang ito ay malaya? Malaya na kapag-aral upang matupad ang kanilang pangarap at magkaroon ng maayos na kinabukasan dahil karapatan nila na magkaroon ng pangalan, magkaroon ng tahanan at pamilya na mag-aaruga sa kanila, manirahan ng payapa, magkaranas ng ayos na kalidad ng edukasyon, mapaunlad ang kanilang kakayahan, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan, mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, makapagpahayag ng sariling damdamin at pananaw. Naway dumating ang panahon na wala ng bata ang makakaranas ng maagang pagtatrabaho at maagang mamulat sa mabigat na responsibilidad. Kailangan nilang mamulat sa kanilang karapatan at mamulat sa kanilang kamalayan ang kanilang kalayaan. Kaya't sa pagdiriwang ng World Day Against Child Labor, halina't makibahagi sa pagkilos tungo sa kamalayan. Makialam sa pagsulong ng mga batas para sa karapatan at makiisa sa pagbabago at pagyabong ng ating kalayaan. Dahil naniniwala ako na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa karapatang pantao.